Bagong lahat, luma muna. Sa PBA dati, merong anong height mo gesture ni Captain Hook, McCardona. Yun ang pang-pahype niya dati. So matagal na rin namang ginagamit yun dito sa Pilipinas, lalo na sa mga streetball game. Sa NBA naman, meron ding counterpart yun, ang too small gesture, na di umano ang most disrespectful sign of trash talk. Base kasi sa article ng ESPN, matagal na kasi naman talagang ginagawa yon, pero hindi yung gesture kundi yung word na mismong too small. Na merong isang NBA player ang inadapt yun at ginawa niya ng sign para maging celebration talaga, hindi yon pang trash talk. Nung 2022 season, ginawa ni DeMar DeRozan ang too small gesture kay Patrick Beverley sa game ng Minnesota at Bulls. Yun pa ay sa harap ng mismong referee. Napangiti na lang nun si play-in champ. Nang start naman ang 2022-23 season, noong mga November 2022, ginawa naman yun ni Trae Young versus Jabon Carter. Pero tinawagan siya ng technical nun ng referee kasi nga tumingin siya dun. Sa parehong taon naman, si Jose Alvarado at si Ja Morant nagpalitan ng too small pero hindi sila natawagan ng technical nun. Alimitang gumagamit din nun mga guards. Yung too small gesture, pinagmulan din niya ng feud ng dating dalawang magka-teammate, si Patrick Beverley at itong si Austin Reeves. Nung nasa Lakers pa si Beverley, nasangkot siya sa gulo nang binigyan niya ng cheap shot itong si DeAndre Ayton. Dahil yon sa isang play na itong si Reeves bumagsak sa sahig at tinotont ni DeAndre Ayton. Kaya ang ginawa ni Beverley, binigyan niya ng isa. Nasuspendo ng 3 games itong si Patrick Beverley at nawala ng $269,000 sa kanyang salary. Nang malipat naman si Beverley sa Bulls, ginawa naman niya to nung kalaban niya ang Lakers sa home court pa ng LA. Parang si LeBron ata yung nagbantay sa kanya nun. Nung lumipat naman sa home court ng Bulls, ginawa naman to ni Austin Reeves ang too small dito kay Patrick Beverley. Hindi niya nagustuhan yun. Nagalit si Beverley kaya binanatan din niya ito nung nakaraang games ng Sixers at Lakers na ang sinabi ni Beverley sa podcast, pinagtanggol na nga kita, gagawin mo pa sa akin yun. Kaya sabi din ni Beverley hanggat nasa NBA pa siya at hindi nagre-retire at makakalaban niya si Austin Reeves, pag-iinitan niya talaga ng todo. Si Patrick Beverley ang parang lagi kong nakikitang gumagawa niyan dati pa sa Clippers or Minnesota pa. Kaya dati si Luka sa game ng Clippers at Dallas nung binabantayan siya ni Beverley at na-scorean siya, sumigaw pa si Luka noon ng too small at nakaharap pa sa bench nitong Clippers. So mga 2021 pa rin kasi ginagawa yon ni Patrick Beverley at mostly talaga guards gaya na din ni Dionte Murray dati nung nasa San Antonio pa. Pero pang celebration talaga yon ng isang player, dito naman kay Beverley ginawa niyang trash talk. Kaya nga dati pinagtawanan siya ng mga fans nang ginawa niya yung too small gesture kay CP3 kahit tambak pa sila noon versus dito sa Phoenix Suns nang nasa 26 points. Nagalit din noon si Patrick Beverley dito kay Ja Morant nung playoff matchup na Minnesota at itong Memphis dahil binawian siya ni Ja Morant ng too small gesture din. Eh mas magaling sa kanya yon. Sa mga article ng ESPN at Sporting News, ang nilagay nila nagpasimula ng too small trend na trash talk ay si Russell Westbrook noong 2018. Ito yung kalaban ng OKC ang Hornets. Ang nagbabantay sa kanya kasi noon si Malik Monk. Nakakuha ng end-one play itong si Russell Westbrook. After kasi ng play na yun ni Westbrook, ginamit niya ang sign or gesture na yon tapos sumigaw pa siya ng he's too small. Ito ay patungkol kay Malik Monk. Ang sinabi pa nun ni Westbrook, kung meron man siyang papahirapang defender, sisiguraduhin niyang malalaman niya yon. Noong mga 2018, triple-double machine par talaga si Westbrook at unstoppable pa rin siya nun. Kaya kung sino mang babantay sa kanya, nakaposisyon niya talaga mahihirapan. Hanggang yung sign na yon ay ginamit na rin ng ibang NBA players at nagiging trash talk nila. Kung sino man din ang gumagamit ng sign na yon, malalaman mo rin sa isang game kung sino ang papaboran at hindi. Dahil nga si Trae Young, mainit sa kanya ang referee noong nakaraang season pa, kaya siya binigyan ng technical. Pasok kasi yon sa rulebook ng NBA. May loophole nga lang din dun. Huwag ka tititig sa referee kapag ginawa mo ang sign na yon. Yung kay Kevin Durant naman, meron din siyang style ng too small, pero double meaning kasi yun. Itong sign na to, saan nyo ba kalimitang ginagamit to? Parang gagasiling labuyo, galit na galit pa. Pero sabi nga sa article, yung too small, nagsimula ang trend na yun dito kay Russell Westbrook. Kasi yun talaga yung isa sa mga celebration niya dati.